Magandang gabi po, isang babaeng nagmomodelo para makapag-aral ang natagpo ang patay sa Cubao sa Quezon City. Tagtad ang tama ng balang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Halos pagsaklo ba naman ang langit at lupa mga kaanak ng biktima? Palaisipan pa rin kasi maging sa mga otoridad kung bakit siya pinaslang mula sa lungsod ng Las Piñas. Nakatutukwain si John Consulta. John? Mel, Mike, hanggang sa mga oras ito ay hindi pa rin makapaniwala ang pamilya Rodelas sa pagpatay sa 20 anyos na ramp model at HRM student na si Julie Ann Rodelas. Balot nyo yun ng pagdadalamhati ang tahanan ng pamilya Rodelas matapos dukutin at patayin ang modelo at HRM student na si Julie Ann Rodelas. Natagpo ang patay si Rodelas sa 18th Street sa Cubao, Quezon City, Lunes ng gabi. May limang tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Paano nangyari sa atin to? Kung sa pera, wala naman tayong pera. Sa atraso, wala namang atraso yan. Mabait na anak ang anak kong yan. Eh, hindi, wala akong problema dyan. Sa imbestigasyon ng pulisya, dinukot ang dalagitan ng dalawang lalaki na sakay ng isang SUV sa Pasay City. Pasado alas 11 ng gabi ng Lunes, matapos ito magtrabaho bilang model sa isang mall sa Pasay. Kasama umanong naglalakad ni Julian, ang isang katrabaho modelo ng siya'y dukutin. Nananatiling palaisipan sa mga investigador ang motibo sa pagpatay, lalo pat di naman kinuha ng mga sospek ang mga gamit ng biktima. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng QCPD sa Pasay Police. Inaalam rin kung may CCTV sa lugar. Justice po talaga para sa kapatid ko, na nanawagan po ako dun sa mga nakasaksi. Lumantad po kayo sa pulisya, sabihin niyo po kung anong nakita niyo para po magkaroon po ng hustisya yung kapatid ko. Mariinkilon din na ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang pagpatay sa dalaga na naganap sa mismong araw ng libing ng UST cum laude na si Cyrus Magalang. Kailangan na raw gumawa ng hakbang ang pamahalaan para mabawasan ang ganitong klase ng krimen. Volunteers Against Crime and Corruption pumapabor ulit sa pagbabalik ng death penalty. No? Masyadong brutal. Ano? Pwede namang patayin na isang bala lang. Anong nangyayari? Kailangan pa bang barilin ng 5 times? Sana wag na po nating hintayin mangyari sa isang anak ng congressman, senador, or kung sino man. Mike, sa pinakahuling impormasyong ating nakuha ay hawak na ng otoridad ang isang CCTV footage kung saan ay inaasahan nila nga magsisilbi nga itong susi para ma-pinpoint kung sino ang mga suspects sa likod ng krimen. At pinaghahanap din ngayon, Mike, itong modelo na kasama ni Julian ng siya dukutin, dahil ang isang palaisipan, Mike, ay nagawa para ibalik ng modelong ito ang lahat ng gamit ni Julian, pati na yung mismong suot na sandalyas nito nang ito'y dukutin. Mike. Maraming salamat, yung konsulta.